agreement. So I have to wage war in order to earn peace. I think that is the only solution. And that will enhance the Mindanao, my dream for Mindanao is food security. And siguro, pag meron tayong peace and order, we will attract tourists or investors to come in. Kahit anong gagaling ng mga ekonomista natin, kamukha ni Ginong Bernie Villegas, magagaling yan, Cesar Birata, anong magagawa ng mga economists kung walang pumapasok na pera? Magagaling lang yan sa papel lang. So in short, that is why our country now is labeled as the most corrupt country, the most dangerous place for journalists to go. Nung pumasok ako, number 45 lang tayo sa most corrupt country. Ngayon, number 1 na. Tapos, dumating pa yung we are suffering. Maraming salamat po, dating Pangulong Estrada. And last but not the least, mula sa ating mga presidenciable, Councilor JC De Los Reyes, please choose from the fishbowl. Number 6. Ang sektor po na ito ay the women's sector. Panood po natin ang video na ito. Si Cresita Bernardino, 58 years old. Dati siyang nagtatrabaho bilang sekretarya. Pero sa liit ng sweldo, mas ginusto pa niyang magbenta na lang sa bangketa. Para sa pagbabago, kung sino man po ang maaaring mahalal bilang pangulo o presidente ng ating bansa, mayroon po ba kayong mga plataforma o programa para sa mga kababaihang katulad ko na nagdanas ng hirap sa paghahanap buhay, lalo na po sa mga kababaihan sa ngayon na halos hindi po nakapag-aral ang iba, hindi po nakatungtong ng paaralan. Councilor JC, your timer starts now. Isa po sa mga kasama sa mga prinsipyo at plataforma ng Ang Kapatiran Party ay asikasuhin ang pinaka mahihirap at kawawa at ape sa lipunan. Ngayon, kung sasabihin po natin na yung sektor ng kababaihan, isa doon, talagang papaigtingin po natin ang protection para sa kababaihan. Ngunit yung protection po na yun, hindi lang naman na napapatibay sa pamamagitan ng legislation, kundi isa, yung pambansang yung pagbibigay ng halaga sa kababaihan. Sumulat po ako mismo ng isang artikulo na Servant Mothers, Humble Nation Builders. Kinikilala ko po na ang lakas ng mga kababaihan at mga ina, ang premise ko po doon ay talagang she who rocks the cradle rules the world. Kung meron po tayong yung mga ina na hindi lamang po aaruga ng mga bata na tutulong sa pamilya, kundi tutulong sa Pilipinas, servant leaders po talaga, makakakita po tayo ng talagang pagbabago sa ating bansa. Bilang konsehal po, marami po akong linabanan ng mga batas tulad ng reproductive health code, pero po may dahilan yan. Sana po, iniimbita ko kayo na suriin mabuti ang code na yan. At tignan po yung mga ini-introduce ng batas na ligations, vasectomies, ligations, pills, IUDs. Makakatibay po ba yan sa mga karapatan ng mga kababaihan? O nakakasakit ba yan? O delikado? At in the long run po, talagang nakakasira sa pamilya ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor JC De Los Reyes. At dyan po, mga kaibigan, nagtatapos ang round 3. Maraming salamat ho. Umaasa kami na ang taong bayan ay nagbigyan ng pansin ang mga isyong inihain ng iba't ibang sektor. Ngayon gabi, ng susunod na pangulo ng ating bansa. At syempre po sa aming pagbabalik, ang round 4, iba't ibang mga tanong naman kaugnay sa kanilang unang araw bilang pangulo. Napaka-interesting po yan. Ito ang Pagbabago 2010! We'll be right back.
Nagbabalik ang pagbabago 2010. Nasa huling round na tayo, Paolo. At kakaiba talaga ang round na to kaysa sa naunang tatlong round. Dahil sa round na ito po ay masusubok natin kung gaano nga ba sila kahanda bilang pangulo ng ating bansa. At kung paano ito tatakbo, panoorin ninyo ito. Sa huling bahagi ng tanungan, sasagutin ng bawat kandidato ang isang tanong na may kaugnayan sa kanyang pamamahala sakaling siya ang mananalong pangulo. Sa pagkakataong ito, magsisimula naman ang tanungan mula sa unang kandidato in alphabetical order. Oras na tawagin ng Presidential Ball. Pupunta ito sa gitna ng entablado. Bubunot ito ng isang tanong mula sa fishbowl. Iaabot niya ang nabunot niyang tanong. Babasahin ng host at pagkatapos, maaari na magsimula ang kandidato sa pagsagot. May isang minuto ang bawat Presidential Ball para sagutin ang tanong. Sakaling lumagpas sa takdang oras ay otomatikong tutunog ang buzzer, hudyat na kailangan ng putulin ang pagsagot. At ganyan kasimple po ang ating mechanics sa round 4. Simulan natin kay Councilor JC De Los Reyes. Sir, pili po tayo sa ating fishbowl. Basahin ko po yung tanong. Ano ang una mong executive order? Uulitin ko po. Ano ang una mong executive order? Your timer starts now. Ang una ko pong executive order is an executive order to the effect that we will restore the moral order, we will restore the social order, and we will restore peace and order. Every barangay center should have medicines and equipment. The education sector, our schools will have a values-based orientation program, and not only schools, the whole bureaucracy. Concerning labor, we will review all employment contracts. I want to put a stop to contractualization. And when it comes to peace and order, we will cancel all permits to carry, and we will implement the total gun ban. At lahat po ng vagrant street children and beggars sa daan, kailangan kupkupin ng lahat ng barangay sa Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor JC De Los Reyes. At ang susunod naman ay si dating Pangulong President Estrada. Kung muli kayong manalo bilang Pangulo, sino ang unang tatawagan mo sa iyong cellphone? So sino ang una, isa lang ha, ang una niyong tatawagan sa inyong cellphone? Di ba pwedeng dalawa? Isa lang. Ang unang tatawagin ko ay yung aking National Defense Secretary. Immediately I order him to renegotiate again with the MILF and the MPA. Because I believe as long as there is no peace and order, and I believe that the root cause of the problem of this country is this secessionist movement and insurgency. As long as we don't get rid of them, we will never move forward. I believe that we must implant to the mind of these people that there's only one flag, one armed forces of the Philippines, one government, period. And if ever the government will negotiate with them, the government must negotiate with them with a position of strength, because we are the government. That's all. Thank you. Maraming salamat po. Ngayon naman po, tawagin natin Senator Richard Gordon to the center stage para pumili sa ating fishbowl, sir. Tingnan po natin ang tanong. Kung mananalo ka, anong cabinet position ang ibibigay mo sa iyong vice president? Muli, kung mananalo ka, anong cabinet position ang ibibigay mo sa iyong vice president? 1 minute starts now. Your vice president is a reflection of the kind of leader you must be. We need to modernize our infrastructure. Bayani Fernando is my vice president. He is an engineer. He makes things happen. He makes things work. He's often misunderstood. And therefore, I will make him my infrastructure czar. Gagawin ko sa kanya na talagang gawin mo. I will tell him right away, move investments all the way out to the provinces.